Hello friends, welcome to my YouTube channel, where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po. Ngayon po ay napakaganda ng ating tatalakayin. Ito yung patungkol sa pagkakaroon ng 4,000 watch hour. Ano ba itong 4,000 watch hour? Ang 4,000 watch hour ay requirement ni YouTube na kailangan mo makuha kasabay ng 1,000 subscribers na dapat meron ka para ikaw ay makapag-apply ng iyong monetization. Ngayon, nais kong magbigay sa inyo ng mga tips na pwede natin gawin para ma-reach natin ang 4,000 watch hour. Pero alam niyo po ba na hindi talaga madali, lalo na kung ikaw ay small YouTuber na nagsisimula pa lang, hindi madali ang maka-reach ng 4,000 watch hour. Pero bago ang lahat, nais ko magpasalamat sa aking 23 subscribers na ako po ay nagsimula. Salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta, at patuloy na panunod pa rin hanggang ngayon at sa aking mga susunod pang mga vlog. I hope na patuloy kong magawa ng maayos yung aking vlog upang patuloy niyong masubaybayan ang aking mga ginagawang vlogs na aking tinatalakay sa aking content. Una, dapat alam mo kung ano yung content na gagawin mo at gusto mo rin naman na gawin. Halimbawa, yung mga talento mo o hobbies na ginagawa mo at iba pa na maaaring mong simulan na sigurado ka na yun ang gusto mong gawing mga content. Mahalaga yun, no? Para ikaw ay magkaroon ng mga viewers at ma-reach mo agad yung 4,000 watch hours. So yun yung una. Pangalawa, syempre, kung ikaw ay pipili naman ng iyong mga content, huwag yung mga personal vlog. Kasi hindi ka pa naman sikat. Buti kung sana, ikaw ay katulad ng mga artista na konting post lang o ano mong videos na nilalagay nila, eh talagang naka-gain sila ng 1,000 hours or million hours. Bakit? Kasi sila ay marami ng mga followers bago pa lang sila magsimula. Kaya sa atin, na mga YouTuber na maliliit pa lang, eh dapat nating makita na gumawa tayo ng content na gusto o mapapanood natin ang lahat sa ating mga pinipictures. O kaya naman, ito ay yung mga needs na kailangan din natin. Yan, katulad dito, di ba, na mahalaga. Ano nga ba yung pwede mong gawin kapag ikay magsisimula o nagsisimula ka na? Alam ko marami dyan, matagal na, pero hindi pa rin ma-reach yung 4,000 watch hour. So, nakuha natin yung pangalawa. Then, pangatlo na makita natin doon, na hindi ka lang dapat nag-upload once a month. Kasi kung ganun lang yung ginagawa mo, mas mahihirapan ka na ma-reach yung 4,000 watch hours. Kasi imaginein mo, ilang minuto lang yung ginawa mong vlog, tapos isang beses lang isang buwan. Siguro, mas maganda kung ikay nagsisimula pa lang, mas marami. At least dalawa, kada isang linggo. Twice a week. Pero sa akin, nung ako ay nagsisimula pa lang, alam nyo ba na tatlo. Tatlo yung aking ginagawang videos sa loob ng isang linggo. So kasi para mas marami akong mga videos na may handa, para kung sakali man na dumating na yung time na kailangan ko na ma-reach yung 4,000 watch hours, hindi siya mahirap. Buti kung sana, katulad tayo ng iba, na pagkagawa ngayon o bukas, bigla na lang nag-boom. Di ba? Hindi naman natin alam kung saan nga ba o alin nga ba yung magte-trending sa atin. Paano kung hindi yun mangyari agad sa iyo? Kaya mahalaga rin na marami kang mga videos na in-upload. Para sa akin, yun yung aking ginawa at yun yung aking naranasan. Pero ngayon, syempre, maganda meron ka ng schedule kung kailan mo siya dapat ipapanood doon sa iyong mga viewers. Pangapat, syempre, ishare mo yung iyong link doon sa iba't iba mga social apps katulad ng Facebook. Alam ko na ito yung pangkaraniwan na tayo ay may mga kaibigan na pwede nating i-share yung ating mga ginagawang videos or vlog. Hindi lang yan, maging doon sa Twitter or sa Instagram para magkaroon ka ng mga followers na pwedeng sumubaybay
sa iyong mga vlogs at iba pa na pwede mong gawin. Ayun, meron tayong natutunan. Yan yung pang-apat. Ngayon punta naman tayo sa pang-lima. Makipag-ibigan ka rin doon sa iba mga YouTuber. Alam naman natin na itong klase ng ginagawa natin mga pagbablog, ay kailangan natin ng mas maraming mga kaibigan na manunood sa atin. Hindi lamang yung hindi nag-YouTube, maging yung mga YouTuber na malaki rin lang maitutulong sa atin, na pwede rin nilang ma-share sa kanila mga super friends o mga friendship at makakatulong sa atin sa paglago ng ating watch hours o mas maraming views na magigay natin. Pang-anim, yung tinatawag na pagpipremiere. Ano ba itong pagpipremiere na ito? Yung naka-schedule na uploaded video mo, pero sila ay makakapag-chat ng live doon sa iyong mga videos na piniplay mo during that time. So, malaking bagay ito para makapanood sila dahil makakapag-invite ka ng pwedeng manood sa iyo. At dahil ito ay naka-schedule, ay mapaghahandaan nila kung sila talaga ay yung mga followers o nagkataon na nagbukas ng kanilang YouTube at napuntahan nila ang iyong channel. So, malaking bagay yun, itong pang-anim na ito, na pwede mong magamit maging ikaw, matagal na, na nag-YouTube. Subukan mong gawin ito. Tiyak, makakakuha ka na mas marami pang mga viewers. Pampito, isa sa aking ginawa, yung tinatawag na live streaming or LS. Ano bang ginagawa dito? Yung iba ay para makatulong doon sa ibang mga maliliit ding YouTuber. Yung iba naman ay doon sa kanilang mga kaibigan, makipagkwentuhan, magkamustahan. Pero sa akin, yung aking live stream ay patungkol doon sa mga Bible studies. Dahil nga ang aking content ay patungkol sa Word of God. Kaya ito yung aking mga live streaming. Hindi lang yan, yung mga seminars o about prayer at iba pa na ginagawa ko dito sa aking live streaming. Kahit nga ikaw ay wala pang 1,000 subscribers, ay pwede mo rin naman itong gawin. Para ikaw ay makapagsimula at marami rin makapanood, pwede mo silang invite na pumunta doon sa iyong live stream at mapanood ka rin nila. So syempre, alam naman natin, kapag interesting din yung iyong ginagawa, tiyak pupuntahan ka nila. Kaya, nawa, sa 7 tips na aking tinalakay ngayon, ikaw ay merong natutunan. Ayan. So malaking bagay yan at nawa ay makatulong sa iyo sa iyong pagsisimula o magsisimula ka pa lang o matagal ka na na gusto mong magayin yung 4,000 watch hours. Nawa po ay patuloy yung subaybayan ang aking YouTube channel at patuloy ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tao na naging bahagi ng pagkakaroon ko ng 4,000 watch hours. Salamat sa inyo at patuloy niyo pong panoorin ang aking mga videos and I hope nakatulong itong videos na ito para ikaw ay makakuha rin ng 4,000 watch hours. Tignan niyo po yung nangyari sa akin nung ako po ay nakakuha ng 4,000 watch hours. At ikaw kaya, ano kaya magiging reaction mo pag ikaw dumating sa ganitong punto? Nandito na ako sa aking channel. Ayan. So, hopefully ay makuha ko na. Nasa 3978 na yung aking huli. So, ngayon ay ito, titignan natin. Ayan. Ito yung aking channel. Ito na ako. Ayan na. Nandito na ako ngayon. Ayan. At excited din ako makita. Ayan. Kung ano nga ba. Ayan. Yes! Nakuha na! Nakuha na! Yes, apply na. Praise the Lord. Glory to God. Nakuha din yung 4,000. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Salamat talaga. Salamat. No, may pagpalain ng Panginoon itong aking YouTube channel. Salamat din sa lahat ng support at tumulong at sa mga patuloy na nanonood. So ngayon ay nasa 4,090 watch hour na ako. Salamat sa Panginoon. Yan, salamat sa aking asawa. Na-excite siya na malaman naka 4,000 watch hour na ako. Kaya ito, pinagluto ko ng pasta.
Salamat sa aking asawa at sa, maging sa iba na natutuwa din na po ay naka 4,000 watch hour na. So, God bless po. Salamat sa blessing. Ito po yung aking kakainin. At gutom ako pero parang nabusog akong bigla. Ito po ay makita mo kung pwede na pala i-apply ng aking YouTube channel. Salamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon na aking natanggap. Lalo ng bagay na ito na talagang tuwan-tuwa ako. Alam ko pangarap din ang lahat ng mga YouTuber na hakbang para talagang masabi sila ay YouTube creator. At sila rin ay makapag-monetize ng kanilang channel. Isang pagpapala ito ng Panginoon at isang kagalakan, ito po ay nangyari sa aking buhay na isang hindi inaasahan. Darating pala ang ganitong pagkakataon at isang masaya at nakakatuwa na mangyayari kung saan ay masasabi mo na talaga happy ka at tuwa ka dahil ito ay na-reach. Tuwa panalangin ko na mas malami pa na content na magawa ka lalo na sa aming content tungkol sa salita ko na sa lahat po ng ito ay nagagalang at alam ko po na marami rin po sa inyo natutuwa yan nangyari po ito sa akin. Muli po, ito si Pastor Ariel Nicolas na nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.